Kumusta, kumusta po kayo? Hello po. Nagbabalik po ako upang ano ba ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito? Tatalakayin ko dito yung aking pagkatuto sa instrumento, kung paano nga ba ang history kong natuto sa instrumento. Sa gitara, sa bass, sa drums. Ito na po guys, umpisahan na po natin. So ako po ay natutong mag-gitara noong 2012. Ayan. 2012 po ako noon. Actually, 2011 ay nag-aral po ako ng drums. So 2012 po ay nag-aral din ako ng gitara. Halos nagsabay po sila. Sa church po ako natuto. Tapos nung natuto po ako mag-drums, sinunod ko naman po yung gitara. So konti pa lang po yung aking kaalaman sa drums noon. Basic pa lang po, mga siguro mga konti pa lang po siguro noon. Tapos nung ako po ay natuto na ng kaunti sa gitara, ay sa drums, sorry po, sa drums. Tapos ang nangyari ay sinunod ko naman po nga pinag-aralan yung gitara. So makikita nyo po mamaya ang aking pagigitara, kung paano po ang style. So magkaiba po yung position po ng aking kamay sa mga nagigitara po dyan. Ano po, baka hindi nyo po makilala ang aking pagtitipa sa gitara. So medyo iba po, at wala po talagang nagtitipa ng ganong style sa kamay ko. Walang po position ng ganong style sa gitara, sa position ng kamay ko po. Ano ho, hello po dyan sa mga nagigitara po dyan, at shout out po sa inyong lahat, sa mga makakapanood po nitong video na ito. At huwag niyo pong kalimutan na i-share at paki-like na rin po yung video na to. At syempre, unang-una po ay paki-pindot niyo na rin po ang notification bell, para naman po maging updated kayo sa aking mga i-upload pang video na susunod. So ito na po, medyo pagkaiba po ang aking gitara. Sabi ko nga po sa inyo, ang aking pagigitara ay iba. So ito na, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-gitara. So so ayan guys, yan po ang aking G, tipa na G. So nakikita ba tayo guys? Tiga lang. Ayan, para mas makita nyo po. Ayan, nakikita yung G. Ayan, ganyan lang po yung G ko. So ayan, pagmasdan nyo pong mabuti sa camera. Di ba may C9 po kayong tinatawag, or C9 tayong tinatawag pagdating sa chordings? May C9 din po ako dyan na tinatawag sa... Pasensya na po kayo. Ako'y nabubusog. Ayan. Guys, at C9 ko po, at aking E minor ay ganito lamang. Ayan. Tapos, D is... Ito lang. So, pag nag-C din po ako, yung C talaga na literal sa akin ay... Sa gawa ko po sa aking position sa kamay ay ganito. Tapos ang A minor ko po ay pag binaba ko lang, di ba nakaganyan po siya ng C? Pag binaba ko siya, A minor na po siya. At syempre, pag dinusog mo siya, B minor na. Siguro isang fret idudusog, kasi pag kalahati magiging B flat minor yung kalalabasan eh. So ayan, magiging B minor po siya. Syempre yung F sharp minor ay dito sa unahan. Syempre pag naka-A yan, pag naka-A yan, syempre F sharp minor ko dito sa baba. So itataas ko lang siya para maging A din. At ang aking E, ito naman guys, E, ayan. Gaganito ko lang siya. Nag-iisang daliri lang na hinlalaki. Tapos ito, E minor, sabi ko nga po ganun din. Kasi isasama ko lang itong taas. Yung taas lang ang pipindutin ko. Tapos parang yung gitna ng daliri kong hinlalaki, nakalapat lang dito sa yung mga isa string na unahan, para hindi tumunog yung iba. Ayan guys. Bali tatlo lang aking ini-strum. Sa G7 naman tayo. Ayan, G7. Diba G7, B flat. Sorry. Ayan. Sa B flat po tayo, B flat ano again. Liliwanagin ko lang po, magmula tayo sa A, B flat, B, C, C sharp. At C sharp ko yan lang po ha.
C sharp. Di ko talaga ganyan lang po. E flat. Elephant. F. Medyo malabo po yung F natin eh. Ayun, F sharp na po yun. Pero ito ang F. Ayan. F sharp yun. F sharp. Tapos G. Medyo malayo na po yung fret. Kaya hindi ko na po masyadong kinukuha. So, yun lang po ang aking na-share sa araw na ito. Sana po ay may natutunan kayo. Pero uulitin ko pa. Ang aking G ay ganito lang. Ganito yung G ko. Style. Tapos A. Yan lang po siya. Tapos pag F sharp minor, ibababa ko lang siya dito. So yan. E. Diba naka E minor ako kanina? Igaganito ko lang po siya. Magiging E na yan. So ayan. Hello po sa mga nagigitara po dyan. Ano po? Paumanhin lang po. Sana konting share lang po sa aking video. Sana po ay maintindihan niyo po kasi ito po ay gawa ko lang dahil di po ako natutong maggitara noon talaga ng totoong tipa. So marunong naman po ako kahit na sumabay pa ako sa mga banda music na nasasabayan ko po. So ayan po ano guys, E minor ko, A, S, A, F sharp minor, o G minor, dito tayo sa G minor, ayan. G minor yan. Pag tinaas ko yan, B flat lang. Pag binaba ko, G minor na yan. Pag diretso na kaganyan, is magiging minor talaga takbuhan. G sharp minor, A minor, B flat minor, hanggang sa maging C minor na siya, guys. Ayan. At yun lang po ang aking video. Sana po ay may natutunan kayo sa mga araw na ito. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Maraming marami pong salamat.